ano-ano ba mga ginawa ko para maging available sa tools ko yung ads on reels. Ganyan, mga palalabs. Isishare ko sa inyo, kaya nood lang hanggang dulo kasi based to mga palalabs sa experience ko talaga. Unang-una, mga palalabs, maging consistent sa pag-upload ng mga reels. Yung iba, kada oras may upload sila ng reels, pero kung hindi naman carry, 3 to 5 videos. Yes, mga palalabs. Pero nitong week, hindi na ako maabot ng 3 reels kasi may longer videos na kasi akong iniisip pa na i-upload. Kaya minsan isa o dalawa lang na reels yung ina-upload ko. Basta ang importante dyan is araw-araw may upload ka. Pangalawa, yung format ng reels nyo. Yung pag-upload nyo ng reels, dapat yung pahaba. Ganyan mga palalabs, ganyan yung format. Nakita nyo sa mga reels ko, sa mga upload ko, wala kayong makikitang maliit na screen. Pahaba siya na screen. Ganyan. Yes. Opo. Ganun po ang gagawin nyo. Iwasan mag-upload ng mga videos na may watermark. Yes. Hanggat maaari, iwasan para mas safe. Diba? Mas safe ang ating account. Pang-apat, iwasan ang paggamit ng music. Hanggat maaari, huwag kayong gumamit ng music para iwas copyright, para maganda ang record ng account nyo kay Lolo. Sa mga monetized na, ina-allowed na yung music. Pero mas safe na huwag muna gumamit ng music. Ako, hindi talaga ako gagamit ng music hanggat maaari. Ewan ko lang siguro sa ngayon na monetized na yung ads on reels ko. Tingnan lang natin, di ba? Pero hanggat maaari, huwag muna music. Panglima, nag-request ako. Dalawang beses ako nag-request para sa ads on reels. Disclaimer lang mga palalabs ha, hindi ko alam kung effective yon, pero yun kasi sinubukan ko eh. Nag-request ako dalawang beses. Yung unang request ko, yun, after 5 days nag-request ako ulit. Ganun. Thank you.